eh siyempre po, no? Pag hindi tayo nag-spokes hour ngayon, tayo na lang ang hindi magkukomentaryo sa pinakamalaking balita ngayong araw, yung pagsampa ng reklamong murder laban kay General Bantag at ilang pang mga tao dahil sa pagpatay kay Percy Lapid. O, ano ba talaga ang importansya niyan? Ang importansya po niyan, ha? Ayan, yung sinasabi ko. Yung mga kaliwa dati ang sinasabi, ang pumatay, either si Presidente Duterte or si Presidente Bongbong. Pero ngayon, tatlong testigo ang hawak na ng gobyerno na nagsasabi ng mastermind, di umano ha, kasi hindi pa naman siya convicted. So he's still entitled to the presumption of innocence, ay itong si General Bantag, ang dating hepe ng Bureau of Corrections. Alam nyo, bagamat ako'y naging kabahagi ng gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi ko po kakilala si Bantag. Kasi unang-una, hindi ko naman masyado binabantayan ang nangyayari dyan sa Bureau of Corrections dahil ang feeling ko naman, since wala na yung mga gumagawa ng pera gamit ang mga drug lords, siguro, pabayaan na natin muna yung Bureau of Corrections, no? So sa totoo, hindi ko po kakilala si General Bantag. Pangalawa po, wala rin ako narinig sa kanya until now, no? May mga nababasa lang ako kay Montulfo na di umano ang call to fame niya, merong sumabog na boba, di maintindihan ko ano yun, no? Pero, ibig sabihin, wala po akong reaksyon na si General Bantag ngayon ang tinuturong mastermind. Tignan na lang natin kung saan patungong ebidensya, at kung meron talagang ebidensya, edi sampahan ang kaso, at kung mapatunayan naman beyond the reasonable doubt na siya talaga may sala, papatawan siya ng parusa. At dahil ito po ay murder, kung siya ay mapapatunayan nagkasala, yan po ay ang sumukong gunman. Ngayon, ang punto ko lang, yung mga nais manira sa dating Presidente Duterte at ngayon Presidente Marcos, hayaan na po ang ebidensya, ha? So siguro, hayaan na natin umusad ang proseso. Siyempre, dinadawit nila ang dating Presidente Duterte at saka si Presidente Bongbong Marcos kasi ang mga komentaryo daw ni Percy Lapid ay laban kay Duterte at kay Marcos. Pero malinaw po, ha? Apparently, ang motibo din, at ito ay sabi ng mga testigo, ay dahil binira din ni Percy Lapid itong si General Bantag sa kanyang programa. Di umano, sinabi na meron siyang mansyon. Well, uulitin ko po, no? Talagang ang pagpatay sa isang mamamahayag, gusto mo ko, kahayaw mo yung mamamahayag na yon, ay isang pagpaslang din at paglabag sa karapatan ng malayang mamamahayag. At syempre, alam niyo po ngayon, medyo nahehelo na ako kasi tinanggap ko nga pala po yung kaso na pagdepensa kay Lorraine Badoy at I'm not kidding, siguro po naka-devote na ako ng mga 40 hours dun sa pagsusulot, pagsusulat ng komentaryo, no? Comment tsaka opposition para ma-exciting content ito si Lorraine Badoy. So ngayon po, nako, coming out of my ears na yung mga kaso tungkol sa freedom of expression and freedom of the press. Ganito po yan. Kinakailangan ang mga mamamayan ay magkaroon ng paninindigan sa mga issue na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Yung paninindigan na yan, hindi mabubuo kung wala silang access sa impormasyon. So, kaya natin sinasabi na talagang importante ang karapatan ng malayang pamamahayag at pag-iisip sa isang demokrasya ay dahil kinakailangan may impormasyon ang taong bayan nang sila ay makapuo ng kanilang paninindigan sa iba't ibang issue. Now, of course, hindi lahat ng impormasyon ay tama. Pwede mo ba pagbawal ang mga maling impormasyon? Well, ang sabi po ng Bill of Rights, no law shall be passed impairing freedom of expression and freedom of the press. Hindi po pwede. Bakit? Kasi naniniwala naman tayo na ang tao nga ay mayroong sapat na kakayahan, isarap sapat na pag-iisip na binigay ng Diyos, na kung alam lang ang impormasyon, alam nila kung anong paniniwalaan na katotohanan. Ako, ako po, alam niyo naman, no, ako yung spokes talaga, ang daming mga pati ko sa akin. Ako, dahil matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pamamahayag at pag-iisip, hindi ko sila pinapansin. Dahil alam ko naman na kahit anong ibato nila sa akin, kilala naman ng tao ang aking pagkatao dahil ako naman po ay, you know,
baga, eh, in the public sphere na ng napakatagal na panahon na, no? Yung mga kasong nahawakan ko, kahit sabihin nilang ex-human rights advocate daw ako, eh, ano maging ex-human rights advocate? Eh, lahat ng mga kasong sinampa ko, ang mga kaso ngayon na nagbigay ng karapatan sa mga mamamahayan at saka sa mga mamamayan na talagang dumulong sa korte para ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Simula po yan sa unang-unang kaso na inargue ko laban doon sa impeachment ni dating Chief Justice Hilario Davide, na ang sabi ng Korte Suprema, lahat ng mamamayan ay po pwedeng magdemanda sa hukuman para protektahan ang kanilang mga karapatan. Kung wala po yung kasong yun, ako yung mga ordinaryong mamamayan, hindi makakatulog sa korte. Bakit? Dahil talagang kinakailangan, meron silang yung tinatawag na standing. Ano yung standing? Meron silang pake dun sa issue. Eh ngayon, ang sabi ng mamamayan, ng ating Supreme Court dun sa kaso nung impeachment ni Hilario Davide, na ating sinampa, may pake ang mga mamamayan para magdemanda kung nalalabag ang saling ng batas at ang kanilang mga karapatan. So, hayaan po natin yan na magkaroon ng malayang merkado ng ideya. Kaya nga po, pag pinatay isang mamamahayan, eh, pinapatay mo yung isang tao na nagbibigay ng impormasyon sa malayang merkado ng ideya. Eh, kapag ginawa mo po yun, hindi natin binibigyan ng pagkakataon na ang taong bayan ang magdesisyon kung paniniwalaan nila o hindi yung impormasyon ng mamamahayan. At ito nga po, sa paggawa ko ng comment ni Badoy, lahat ng kaso na isa-isa ko na, no? Pinakamagandang kaso, yung West versus Bustos, na nagdemanda ng libel yung isang RTC judge. Sabi ng korte, hindi po pwede yan. Dahil lahat ng opisyalis ay dapat marunong tumanggap ng pula dahil trabaho ng mga mamamahayagyan na pula ng gobyerno, ang sa ganon sila'y magbuti sa kanilang paninigbihan. Ako, ang dami po mga korte, ang dami pong mga desisyon. Pero ang punto ko naman po, eh kaya po talagang whether or not you like Percy Lapid, kinakailangan ikondena ang kanyang pagpatay dahil hindi lang po yan murder, yan ay paglabag sa ating karapatan ng malayang pamamahayan. Pero at the same time, aking panawagan, hindi pa po convicted si General Bantag, so give him the presumption of innocence. No? Ang problema lang po, ito'y murder. So ang proseso po niyan ganito, sa piskalya muna. Magkakaroon po ng preliminary investigation. Ano ba yung preliminary investigation? Piskal po ang magdedetermine, at ang tanong, meron bang posibilidad na meron kang krimen na naganap? At meron bang posibilidad ng sinasabing gumawa niyan ay siya nga ang gumawa. So mababa po yung threshold. Dahil tawag po dyan, probable cause lamang. Kasi nga, yung probable cause naman at saka yung preliminary investigation, kaya tayo may ganyan, eh para hindi na masayang yung oras at yung pera ng gobyerno na sa paglilitis sa mga kasong hindi naman magre-resulta sa isang conviction. At syempre, kung ikaw ang nasasaktal, siyempre, no, magagasusak ka rin, no, kung ikay tutuloy sa hearing, no, kinakailangan kumuha ng abogado. At siyempre, dahil ito'y heinous act, capital offense, kung malakas ang ebidensya, wala rin din. Kaya, may mga napitawang salita rin si Bantag na hindi siya magpapakulong, pero kung ang West po, pag naisang pa ng information, matapos po ang preliminary investigation, ay sumang-ayon sa finding ng mga piskal na meron ang probable cause, nako, at ang ebidensya ay malakas, wala pong karapatan magbigay ng kahit sino nasasaktan. So yan po magiging proseso. Ganong katagal po yan sa piskalya? Hindi po kaagad long si General Bantag. No? Dahil tumatagal po ang preliminary investigation, dapat po yan maximum 90 days. Pero kumahaba pa po yan. Yung isang kidnap case ko, no, yung kaso ng Lou, no, yung AKG versus Madriaga, yung dalawang binatil yung Chinoy ang kidnap, no, mahigit 90 days na po, mahigit 100 days na po, wala pang resolution. Yung kay Tolosa, well, parating na po kami ng 90 days. Pero alam niyo po, simpo sa susunod na ating broadcast, meron po kami mga bagong testigo dyan sa Tolosa. So, isi-share ko po sa inyo yan, pero antayin ko muna na maisampa sa 9
yung karagdagan affidavit ng mga karagdagan mga testigo dyan kay Tolosa. Yung executive po ng pharmaceutical na nawala, di umano'y napatay, di umano'y sinunog ng tatlong araw para mawala po yung ebidensya. So, preliminary investigation, hindi pa po nakatulong. Kapag mayroong probable cause, isasampa sa hukuman. Ano na naman ang gagawin ng hukuman? Well, para masigurado na hindi masasayang ang pera at panahon ng gobyerno at ng nasasakdal, titignan na naman niya. Meron nga bang probable cause? Pero ang gagawin niya, on the basis of affidavits lamang. 단 한 명의 관객이라도 제 연기로 인해서 행복감을 느끼거나 인생의 위로를 느꼈으면 진짜 배우더라고요. 나 솔직히 좀 걱정했거든. 어떤 사람들일까. 근데 있잖아. 디 나 kinakailangan dumidig pa ng ebidensya. At kung siya ay convinced, magi-issue siya ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest, importante yan kasi importante na magkaroon ng jurisdiction, kapangyarihan yung West sa pagkataon na nasasakdal. At kapag ang kaso nga po ay heinous, kinakailangan actually mahuli. Lahat actually ng kaso, dapat mahuli muna yung nasasakdal para magkaroon ng jurisdiction yung hukuman sa pagkatao nung nasasakdal. Kung hindi po siya capital offense o kung capital offense man siya at mahina ang ebidensya, meron pong karapatang na mabitin para sila ay manandali ang makalaya habang dinidinig ang nilang mga kaso. Tapos madidinig ang kaso. Alam mo, yan nga pong problema dito sa Pilipinas. Hindi po dapat yung aming naging karanasan sa Maguindanao massacre 10 taon bago magkaroon ng desisyon. Kailangan talaga mapabilis, although in fairness, ha, kasi nagkaroon na ng mga bagong rules nung panahon na spokesperson ako. No? So hindi ako nagpa-practice. Ngayon pala, may mga rules na sila na inamendahan na mula noong 2019 na spokesperson ako. Ngayon, sa simula ng kaso, dapat lahat ng ebidensya, ilabas mo na. Dahil pag hindi mo linabas, hindi mo na po pwedeng ilabas later on. Sa ganitong paraan, parehong partido, alam na ako ano yung ebidensya ng isa't isa, more or less, alam na nila kung sinong mananalo o kung sinong natatalo. Now, ang sabi sa akin ng mga kaklasiko, no, eh kami po ay nasa 32 years of practice na, napapabilis po talaga ang trial. Ang problema naman, ang tagal din ng ebidensya, natural. Maraming mga kaso na submit na for resolution, siyempre, tatagal din ang paggagawa ng desisyon. Ang iniisip ko nga eh, dapat mas mapabilis pa eh. Hindi na kinakailangan talaga yung ulitin ko na naman po, no, na abogado pa mag-offer ng evidence. Yung West, alam na niyang hinahanap niya para conviction beyond reasonable doubt. So dapat, hihingin na lang niya ang ebidensya sa mga abogado nang lalo pang mapabilis. At dahil siya nang naghanap at kumalap ng ebidensya, mas mabilis na rin siyang magresolba ng mga kaso. Sana po mangyari ito, no? During my lifetime. At po pwede naman po dahil paulit-ulit po sinasabi nung panahon ng Espanyol, eh ganyan naman po ang ating sistema. At yung sistema ng Europa hanggang ngayon, ganyan po. Ang tawag po dyan, inquisitor. So mga kaibigan, justice has prevailed. Ginamit natin ang testimonya ng mga testigo, at least 3. Ginamit natin ang siyensya. Yung forensics sa examination, kung ano talaga ang hinamatay ng whistleblower. So ngayon po, hindi lang may kaso para sa pagpatay ni Percy, kung hindi may kaso na rin para sa pagpatay doon sa middleman. No? Na isa sa mga middlemen, no? Mabuti na lang yung isang middleman na nagturo kung sino talaga ang mga nasa sa likod na pagpatay ay hindi naman po napatay at pinangangalagaan ngayon ng gobyerno. So bago po ako magtapos, ayan po talaga yung importansya ng Witness Protection Program. Kaya ako po, whether be it Maguindanao massacre case, Evangelista case, yung torture na itinali yung kanyang are at hinilahila ng mga pulis, or si Pemberton, importante na magkaroon ng witness protection kasi kung ikaw yung testigo, talaga namang matatakot ka na baka magkaroon ng abire sa iyong buhay para hindi ka makatestigo. Yung witness protection na nagbibigay po ng safe house at saka ng allowance at saka ng seguridad, no? Bodyguards ay nagbibigay kumpiyansa sa ating mga testigo na bibigay ng kanila nalalaman. So, medyo mahaba na po tayo, ha? Pero importante po na malaman nyo kung ano talagang proseso pagdating sa mga kasong kriminal.
tingnan po natin kung merong mga nagpadala sa atin ng mga feedback. May scenario, Atty. Roque, na-scripted daw lahat. Ano opinion mo, Atty. Tungkol dito? Naku, mahirap po na yan po scripted. Kinakailangan na naman. Ayan na naman po sinasabi ko. Makasabihin na naman nila, hindi scripted ang lahat dahil dapat si Duterte o si Marcos ang nagpapatay. Hindi po ganun yun. Kung anong ebidensya, yun ang paniniwalaan ng piskal at ng hukuman. Pero bago po tayo umalis, ha? Ano nga ba na nangyari kay Titi? Abay, kahapon, bigla ako nag-worry. Bakit wala si Tinking Pinoy? Ay, nako, hinanap ko po, hindi ko talaga mahanap. So kagabi, tinawagan ko si Titi, bakit wala ka sa FB? Actually, ang sinabi po niya sa akin, eh kasi nag-i-exam ako. Pero napanood ko rin po yung kanyang live broadcast sa Tinking Pinoy's bagong page na na-community standard daw po siya, no? 7 days for something na sinabi niya o binroadcast niya 6 years ago. Ako po, naniniwala ako na Facebook dapat respetuhin ang karapatan ng malayang pananalita. At dapat patas yung mga fact-checkers natin. Hindi naman panig lamang sa isang kampo pagdating sa politika ng Pilipinas. Okay? Tignan po natin kung meron pa tayong mga ibang komento. Sara De Mesa, tama po. Ako, hintayin ko na lang hatol kung sino talaga may sala. Totoo naman po yan. Because of the presumption of innocence. Tignan natin kung meron pa si Attorney, bakit walang kibo ang presidente sa nangyari sa Bilibid? Well, dahil ang gumagalaw naman po para sa presidente ay yung kalihim ng Department of Justice na si Secretary Remulla. Siya po'y tinatago na alter ego ng ating presidente. At syempre, yung mga nag-iimbestigang NBI at police, lahat po yan ay nagre-report directly sa ating presidente. Leon Palomilio Roleca, malabo, mahaba na talaga ang kwento at palusot sa investigasyon. Palusot pa more. Wag naman po. Dahil alam niyo po, pag naman nagsisinungaling ang mga testigo, eh pwede rin silang parusahan siya. Siyempre yung takot nila, no, na makakarma sila kung sila ay nagsisinungaling. Okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour. Sana po meron tayong napulot na bagong kaalaman tungkol sa batas dahil ignorance of the law excuses no one from compliance deputy. Mga kababayan, kapwa Pilipino, sa hanggang sa muli natin pagkikita, please keep safe and mahalin natin. Have a good day.